Hey, what's up mga bro? So sa mga videos natin dito kay Julian Newman ay marami talagang nagsasabi na mayabang maglaro itong si Newman at puro hype nga lang. Pero ngayon mga bro ay pag-uusapan natin ngayon ay kung sino itong isang player na tumanggal sa angas o yabang ni Julian Newman at nasaan na nga kaya siya ngayon. Pero bago muna natin ipagpatuloyan mga bro, please like, comment, and subscribe mga bro para sa pagsuporta sa ating channel. Maraming nang nagsasabi sa akin nung pinost ko yung video about dito kay Julian Newman ay gawan ko nga din daw ng video itong player na nagbigay sakit sa kanya. So ang player nga na tinutukoy ko kanina ay si Ramon Woods, 18 years old na may laki na 5'8 o 5'9 mga bro. Sa pangangatawan nito ni Woods ay mas malaki kumpara dito kay Newman. Kaya naman sa unang pagtapat nilang dalawa ay nagpakita agad ng matinding depensa itong si Woods dito kay Newman. Na agad naman niyang kinainis dahil nga sa sobrang higpit ng bantay ni Woods sa kanya. Kitang kita naman kung paano niya bantayan itong si Newman mga bro. Halos wala nga siyang sundot na ginagawa, more on honest defense lang talaga. Pero yung inis ni Newman ay kitang kita na agad sa kanya. May nabasa nga ako sa comment section, doon sa nagpost ng video ay takot lang itong si Newman sa mga players na marunong dumipensa. Pero mga bro, hindi lang sa depensa malakas itong si Ramon Woods. Dahil miski sa opensa ay maaasahan at may galaw itong si Woods. Smooth lang siya gumalaw, mabilis, at walang takot umatake sa ring. Nung binantayan nga siya ni Newman ay talagang binuli niya lang. Maganda nga yung release nito at may shooting din sa 3 points mga bro. Ang iniidolo niya nga na NBA players ay si Chris Paul at Damian Lillard. Sa pangalawang duelo naman nila ay ganun pa rin mga bro. Hindi pa rin talaga maka-score ng maayos itong si Julian Newman sa kanya kapag si Ramon Woods ang nagbabantay sa kanya. Nandyan yung nadulas na siya at sobrang pagkapikon sa pagbabantay sa kanya. Ang maganda dito kay Ramon Woods mga bro ay hindi mainitin yung ulo niya. Isang magandang makita sa isang player na hangad lang ay dumipensa. So sa labanan nilang dalawa ay walang duda na si Ramon Woods ang panalo. Although parehas naman silang magaling, mas umangat lang itong si Woods sa depensa. Wala eh, lockdown talaga itong si Newman sa kanya. So after ng ilang duelo nilang dalawa ay nasaan na nga kaya itong si Ramon Woods? Dito nga sa high school team niya na Aspire Academy Wizard ay nag-average siya last season sa high school team niya ng 15 points per game, 2.3 rebounds per game at 4.7 assists per game. At sa ngayon ay patuloy pa rin itong pagsasanay niya mga bro. At tulad ni Jaytan Bosch ay wala pa rin talagang college offer na nakuha itong si Woods. Base kasi sa pagre-research ko about sa kanya ay wala akong makitang article o kahit ang recruiting site about sa posibleng college offer sa kanya. At kung sa rankings din sa 2020 at 2021 ay wala din talaga akong makita dito kay Ramon Woods mga bro. Sayang nga lang at ngayon lang nakilala itong si Ramon Woods. May laro naman talaga siya, ang problema lang talaga ay yung height niya tulad ng kaso ni Julian Newman at ni Jaytan Bosch mga bro. Although may mga naging NBA player na sa ganyang height, sa panahon ngayon ay mahihirapan talaga silang makilala, lalo na sa mga scouter sa NBA. Sa ngayon kasi, mas nakatuon ang pansin ng mga scout ay sa mga athletic na player, mataas tumalon o hindi kaya matangkad tapos athletic. Well, tama naman ako, di ba mga bro? Pero kayo, sa tingin nyo ba balang araw makakarating ng NBA itong si Ramon Woods? Magkomento lang kayo sa ibaba at babasahin kong lahat yan mga bro. So ayun lang para sa video natin for today. Kung nagustuhan nyo naman itong video natin ngayon ay maaaring pakilike at magsubscribe lang sa ating channel. Thank you so much for watching this video mga bro, and this is the Bro TV saying peace bro.